Hi guys, ako si Teacher Lexter and welcome back to my channel. Kamusta na kayo mga kaibigan? Sana natuto kayo sa ating mga last lessons. So last time we have discussed all about divisibility rules for 2, 5 or 10 and divisibility rules for 3, 6 or 9. Ito, medyo mahirap na ngayon. Divisibility rules for 4, 8, 12, and 11. Mahirap na pero kung makikinig ka ng maayos sa akin, sigurado akong matututo ka. Ngayon, handa ka na bang matuto? Halika, samahan mo ako. Last time we discussed all about divisibility rules for 2, 5, or 10. Then we also discussed the divisibility rules for 3, 6, or 9. So napakarami na nating lessons na pinag-aralan about sa divisibility rules. Sana naintindihan natin ito. Ngayon we have our new topic using divisibility rules for 4, 8, 12, and 11 to find the common factors. Halika kayo, samahan niyo ako, pag-aralan natin ang topic na ito. Ikaw ba bilang anak ay tumutulong sa inyong bahay sa paglilinis? Ikaw rin ba bilang mag-aaral ay tumutulong sa mga kasama mo sa pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan? O kaya bilang membro ng barangay, pinapanatili mo bang malinis ang inyong kapaligiran? Hindi ka ba nagtatapon ng basura kung saan-saan? So alamin natin sa problem na ito kung ano yung ginawa ng mga mag-aaral. So we have here, during the offline kalinisan, 1,000 pupils joined the cleanliness campaign. Teacher Edna thought of dividing them into 8 members each. Was she able to divide them with every student as a member of a group? So, ang problem na ito ay tungkol sa cleanliness campaign. Okay? Naglilinis yung mga bata. Actually, 1,000 yung sumama sa kanila para mapanatili nilang malinis ang kanilang kapaligiran. Ngayon, namumroblema si Teacher Edna. Gusto niya kasing hatiin ito sa mga groups. Pero bawat group kailangan merong 8 members each. Halika, tulungan natin si Teacher Edna. Okay, so unawain natin yung problem na ito. Ano ba yung magiging sagot natin? Yung 1,000 daw ba ay maaari nating i-divide sa 8? The answer is yes. Because 1,000 divided by 8 is equal to 125. So, ibig sabihin ito, makakabuo si Teacher Edna ng 125 groups. Sa bawat grupo, may 8 member bawat isang group. So there are a total of 125 groups with 8 members for each group. Yan ang may tutulong natin ngayon kay Teacher Edna. Naunawaan po ba ang problem na ito? Okay, let us proceed right away to our divisibility rules by 4. Kailan ba natin, sir, sinasabi na ang mga numbers ay maaaring nating i-divide kay 4? If the number formed by the last 2 digits of the number is divisible by 4, or the last 2 digits are zeros. Okay? So, ibig sabihin nito, kailangan pala nakabuo yung dalawang last digit natin nang divisible kay 4. O kaya, dalawang 0 ang nasa dulo nito. Okay, halimbawa itong mga to. We have 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, hanggang 96. Sir, bakit walang 3 digits? Kasi nga po, ang pinagbabasihan natin dito ay last 2 digits lang. Kailangan ang last 2 digits ay divisible by 4. Maliwanag po ba? So, alamin natin sa ating mga examples na meron dito. First, we have 508. Yung 508 ba ay maaari nating i-divide kay 4? Yes. Bakit po? Kasi 08 maaari nating i-divide yung 8 kay 4. What about 148? Opo. Kasi yung 48 ay maaari nating i-divide kay 4. 372, makikita mo nandito yung 72. Pwede ba siya sa 4? Opo. What about 900? Of course, sabi niya last 2 digits are zeros. So, pwede siyang i-divide kay 4. Then we have 8,536. Pwede ba yung 36? Yes. 36 divided by 4 is equal to 9. So, pwede po itong i-divide kay 4. Next, we have 9,284. Mapapansin nyo, nandito yung 84. So, pwede siyang i-divide kay
4. Then we have 24,096. 96 nandito sa dulo. So, ibig sabihin, itong number na ito ay maaari nating i-divide kay 4. Then we have 3,521,168. Mapapansin nyo, kahit walang actual division, ma-identify mo kagad itong number na ito na pwede siyang i-divide kay 4 kasi yung last two digits niya is 68, which is divisible by 4. Naiintindihan po ba kung ano po yung ating divisibility by 4? Now, tingnan naman natin ito yung mga numbers na hindi pwedeng i-divide kay 4. Let us say 245. Bakit po siya hindi pwede? Kasi 45. Yung 45, pag dinivide mo sa 4, may remainder yan. May sobra. Ibig sabihin nito, yung 245 ay hindi natin pwedeng i-divide kay 4. What about 5,723? Pwede ba siya? Hindi rin po. Kasi 23, hindi pwedeng i-divide ang 23 sa 4. May remainder po yan. So, these are the numbers that are not divisible by 4 because 45 and 23 cannot be divided by 4. So, naiintindihan po ba? Basta tandaan natin, divisible by 4, last 2 digits. Maliwanag po ba ang ating divisibility by 4? Okay, tingnan naman natin ang divisibility rules by 8. Oh, ayan. Dito na tayo sa divisibility rules by 8. Kailan ba natin sinasabi na ang mga numbers ay maaari nating i-divide kay 8? If the number formed by the last 3 digits of the number is divisible by 8 or the last 3 digits are zeros. Ibig sabihin nito yung kanina sa 4, last 2 digits. Ngayon naman, pag 8, last 3 digits. Yung tatlong huling numero, kailangan nakabuo siya ng mga numbers na maaari nating i-divide kay 8. Doon lang po tayo titingin. O kaya naman, ang tatlong huling numero niya ay puro zeros. Maliwanag po ba? So, parang ganito. We have 000, 008, 016, 024, 032, we have 144 and so on and so forth. Marami pa po kasi ito. Kasi hindi to magkakasya dito pag sinulat natin lahat. Maliwanag po ba? So ngayon, tingnan po natin. Let us have some example. We have 2,000. Mapapansin nyo kagad tatlong zero. Tama ba yan? 2,000? Pwede ba natin i-divide sa 8 yan? Siguradong tama ka dyan. Kasi po, last 3 digits ay puro 0. Maliwanag po ba? Let's say we have 5,072. 072. Nandito ba? Nandito. So, ibig sabihin, pwede itong i-divide kay 8. What about 82,136? Okay. Yung 136 po ba, pwedeng i-divide kay 8? Opo. Next, 512,120. Okay, so pwede ba siya? Yes po. What about 800? Of course, 800 is divisible by 8, which is equal to 100. Tama po ba? Okay, what about here? 1,216. 216. Sir, paano yun? Wala na sa listahan mo. Kasi nga, marami pa palang kasunod. Hindi namin alam. So, pag hindi ninyo alam, kailangan yung i-divide ngayon yung last 3 digit. 216 divided by 8 is equal to 27. Pag walang sobra at eksakto siya, meaning to say 1,216 is divisible by 8. Likewise with this one, we have 419,328. Mapapansin nyo, 328. So, yung 328 ba ay divisible by 8? Yes, which is equal to 41. So, hindi mo na siya kailangang i-divide lahat para malaman mo na itong 419,328 ay divisible by 8. Ang i-divide mo lang ay 328 divided by 8. Maliwanag po ba? So, pag malaking mga numbers, laging last 3 digits lang ang i-divide natin. Okay, so here we have the examples of numbers that are not divisible by 8. Halimbawa po, 2019. Makikita nyo, 019. Yung 19 ba, pwede bang i-divide kay 8? Siyempre, hindi. Tama po ba? Hindi siya pwedeng i-divide kay 8. Pag dinivide natin yan, may sobra o kaya may remainder. And 45,172. Okay. These are the numbers that are not divisible by 8. Okay po. Maliwanag po ba? Sana naunawaan po natin ang ating divisibility rules by 8. Basta tandaan, sa divisibility rules by 8, last 3
digits. Maliwanag ko ba? Last three digits. O dito, medyo complicated. Divisibility rules by 12. Kailan natin sinasabi na ang numbers ay maaaring natin i-divide kay 12? If the number is divisible by 3 and 4. 3 and 4, 3 times 4 equals 12. Tama po ba? So, parang yung divisibility rules by 6, divisible by both 2 and 3. Sa 12 naman, both 3 and 4. So, kailangan pala muna nating siguraduhin na itong mga numbers na ito ay maaari nating i-divide kay 3 at maaari din nating i-divide kay 4. Para masabi natin na mga numbers na yon ay maaari nating i-divide kay 12. So, ito yung rules natin, divisibility rules by 3, and then we have also divisibility rules by 4. Okay, tingnan natin itong table na to para mas madali nating maunawaan. Okay po? So, let us have first this one. Okay, we have number 1, 108. So, i-add natin, 1 plus 0 plus 8 equals 9. So, 9 is divisible by 3. Check. So, next, by 4, 0, 8. So, yung 8 ay divisible by 4. So, check rin dito sa 4. Kung check sa 3, check sa 4, ibig sabihin nito, yung 108 is divisible by 12. Maliwanag po ba? Okay. Next, we have here 552. I-add natin. We have 5 plus 5 plus 2. The answer is 12. Yung 12 po ba ay divisible kay 3? Yes, tama po siya. So, check. What about by 4? 52. 52 is divisible also by 4. So, kung divisible kay 3, divisible kay 4, divisible rin siya kay 12. Maliwanag po ba yan? Next one is we have 1,176. I-add natin. 1 plus 1 plus 7 plus 6 equals 15. So, 15 is divisible by 3. What about 76? Is it divisible by 4? The answer is yes. 76 is divisible by 4. So, 1,176 is divisible by 12. Next number, let us have now 57,900. So, we add, we have 5 plus 7 plus 9 plus 0 plus 0 equals 21. Yung 21 ba ay divisible by 3? Yes po, divisible yan sa 3. At ngayon, yung last 2 digits niya ay dalawang 0. Of course, divisible yan kay 4. Maliwanag po ba? So, check. Divisible by 3. Divisible by 4. Check. Divisible rin siya sigurado kay 12. Maliwanag po ba? So, tingnan naman natin yung next example natin, which is 405. I-add natin 4 plus 0 plus 5 equals 9. Tama. 9 is divisible by 3. What about 05? Yung 5 ba, maaaring i-divide kay 4? Siyempre hindi. Hindi natin pwede siyang i-divide kay 4. So, kung pwede siya sa 3, pero hindi siya pwede kay 4, so 405 is not divisible by 12. Ibig sabihin nito, kailangan lagi silang dalawa. Maliwanag po ba? Hindi pwedeng isa lang. Okay, what about 2,512? I-add natin, 2 plus 5 plus 1 plus 2 equals 10. So, yung 10 ba ay pwedeng i-divide kay 3? Hindi po. So, dito pa lang, tapos na usapan natin. Itong number na to, 2,512, is not anymore divisible by 3 and will not be possible that it will be divided by 12. Kahit pa dito, 2,512, kahit yung 12 niya ay divisible by 4, hindi na rin siya pwedeng i-divide kay 12 kasi nga, hindi siya pwedeng i-divide kay 3. So, katulad ng sinabi ko, parang sapatos rin lang yan. Pag sinuot mo, hindi pwedeng iisa lang. Mahirap magsapatos ng iisa. Kailangan lagi siyang may kapares. Maliwanag po ba? So, it is all about divisibility rules by 12. Tandaan lang natin, yung numbers ay 3 and 4. Maliwanag po ba? We have here the last number. Divisibility rules by 11. Sir, kailan ba natin sinasabi na ang mga numbers ay maaari nating i-divide kay 11? If the sum of the odd position digit and the sum of the even position digits are equal or their difference is divisible by 11. Meaning to say, yung mga sagot nila pag nag-subtract 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, so on and so forth. So,
Unawain muna natin tong line na to, even position and add position digit. Ano ba yung sinasabi dito? So, pag sinabi nating add position, ito yung first, then we have your second, third, and fourth. Ito yung mga position nila. Sir, ano yung add position? Siyempre yung first at third. Tama po ba? So, mapapansin nyo may guhit para at least madali nating malaman. Para at least madali nyong maunawaan. Okay. So, tingnan ulit natin. Ito, first, second, third, and fourth. So, kung add position siya, siya ay first and third. Kung even position siya, siya ay second and fourth. Maliwanag ko ba? Kumbaga yung pwestuhan alternate lang, naka-alternate, salitan lang. So, tingnan natin, guguhitan natin para hindi po tayo malito. Sabi dito, pag inad mo raw, i-add natin, 5 plus 4 yung may guhit is equal to 9. Ito yung add position, 9. So, inad din natin sa kabila, yung even position, which is 3 and 6, 3 plus 6 is equal to 9. Okay, so 9 is equal to 9. Tama ba? Pareha sila ng sagot. Pag sinabi dito, pag pareha ng sagot, so that means 3,465 is divisible by 11. Pag magkatulad po ang sagot. Maliwanag po ba? Pag inad natin at magkatulad ang sagot, divisible yan kay 11. Let's say we have example number 2. 9,416. We have add position. We have 6 and 4. Okay, add muna natin. 6 plus 4 equals 10. Yung may guhit yan. 6 plus 4 equals 10. Inad uli naman natin yung even position digit. We have 1 and 9. 9 plus 1 equals 10. Mapapansin nyo, magkatulad din naman sila. Tama po ba? So, 10 is equal to 10. That means, 9,416 is divisible by 11. Tama po ba? Sir, paano kung hindi magkatulad? So, ito yung gagawin natin. Nalibawa itong tatlong number dito. 748. Oh, ito yung add position natin, yung 8 at 7, yung may guhit, nag-alternate lang. Okay, so 8 plus 7 equals 15. Tama. Tapos yung 4, sir, paano yun? Wala kang iba plus. Wala kang iba plus kasi wala siyang kasamang mga nasa even position digit. So, hayaan lang natin siya sa 4. So, ima-minus natin yan. 15 minus 4 is equal to 11. Dahil 11 ang sagot mo at ang 11 ay divisible by 11, so that means 748 is divisible by 11. Naiintindihan po ba? So, ito, tingnan natin. Medyo mas maraming numbers tayo dito. Okay, let us have here, we have 90,827. So, i-add natin muna yung add position digit. We have 7, 8, and 9. I-add natin, 7 plus 8 plus 9 equals 24. Ito yung may mga guhit, tama po ba? Next, yung even position, yung walang guhit, we have 2 plus 0 lang. 2 plus 0, of course, 2. Tama ba? So, pag minus natin, 24 minus 2 is equal to 22. So, dahil yung 22 ay divisible by 11, that means 90,827 is also divisible by 11. What about here? Okay, tingnan natin. 839. Tingnan po natin. So, i-add natin yung 9 plus 8. 9 plus 8 equals 17. Tapos yung 3 na iwan doon. 17 minus 3 equals 14. Ang tanong, yung 14 po ba ay maaari nating i-divide kay 11? Hindi po. So, ibig sabihin nito, yung 839 is not divisible by 11. Maliwanag po ba yun? Next number, we have 817,452. I-add natin yung mga add position digit. We have 2 plus 4 plus 1. Yung may mga huwi, 2, 4, 1. 2 plus 4 plus 1 equals 7. Okay? Then, sa even position natin, we have 5. We have 7 and 8. So, 5 plus 7 plus 8 equals 20. Sir, paano yun? Pag nag-minus tayo, 7 minus 20, negative. Hindi po. Pwede natin pagbalik ta rin yan. So, 20 minus 7 equals 13. Ang tanong, yung 13 po ba ay maaari nating i-divide kay 11? Hindi po. So, ibig sabihin ito, 817,452 is not divisible by 11. So, naiintindihan kaya natin ang ating divisibility rules by 11? Sana naman, kasi para hindi masayang ang oras nyo sa kakapanood at kakapakinig sa akin. Maliwanag po ba?
Ito po ang ating divisibility rules by 11. Sana naunawaan po ninyo. At ito na naman tayo sa ating math activity para masukat ang ating kaalaman sa ating mga pinag-aralan. So, sagutan natin itong ating math activity. We have here using the divisibility rule. Encircle the numbers whose factors are the given number before each item. So, mapapansin nyo dito, we have 4, 8, 12, 11. Then, we have here also the numbers. Alamin nyo ngayon kung ito bang mga numbers na ito ay maaaring i-divide dito sa kabilang number. So, hayaan yung gawin ko ang number 1 para sa inyo. Okay? So, number 1, 24. Yung 24 ba ay maaaring i-divide kay 4? Check. So, bibilugan po natin. What about 481? Pwede ba siyang i-divide kay 4? Hindi po, kasi yung last 2 digits niya ay 81. So, ibig sabihin nito, wala tayong gagawin. Let's say 103. Pwede ba siyang i-divide kay 4? Hindi po, kasi 03. Okay? Hindi siya pwedeng i-divide kay 4. So, we have here the last number. We have 5,824. Mapapansin niyo, parehas 24. Ano? So, yung 24 ba pwedeng i-divide kay 4? Tama po. So, bibilugan po natin yung 5,824 kasi ibig sabihin nito, yung 5,824 is divisible by 4. Maliwanag po ba kung anong gagawin natin? So, we have here the remaining numbers. We have numbers 2, 3, 4, and 5. Sana masagutan ito natin ng tama. Ano? Magpatulong kayo sa inyong magulang kung medyo nalilito kayo o kaya sa inyong mga kapatid. Magpatulong po kayo para masagutan niyo ito ng tama. Okay, ito lang sa araw na ito. Maraming maraming salamat mga bata. Kita-kita muli tayo sa susunod nating aralin. Maraming salamat. Ayan guys, tapos na naman tayo sa ating lesson. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Kita-kita muli tayo sa ating mga susunod na aralin. Shout out sa lahat ng mga mag-aaral ng Cabayan Elementary School. Mag-aaral kayo ng mabuti. Nang sa ganon, hindi masayang ang pagod ng inyong mga magulang.